Nakuha talaga yung buo. Ipipick na natin siya. Ayan, kasi uunahan na tayo ng mga insects. So, kapag nakita nyo na siyang orange or nagbog, ano yun sabi na first blush, pwede nyo na siyang ipick. Tapos, iparipen nyo na lang siya sa loob ng house nyo. So, ito, kunin nyo na siya. Ay, nabuo talaga yung buo. Tapos, hindi. Tomato guys na ayan, napansin nyo inuunahan na tayo ng mga insect. So ayan, marami pa tayong aabang ang tomatoes na kikita. So ito ngayon na tayo na harvest. Ayan, mabango to guys, yung tomato mabango. Let's go! Ito yung nabili namin from the market. So obviously, mas malaki sila guys since sa market compared dito sa tomato natin na very organic. Kasi walang kahit ano talaga to guys na ano. Wala akong kahit anong binili dyan. So, yun. Ayan. So, eto siya super ripen na. Kasi matagal naman na to. Pero usually, pag bumibili kasi kami sa market, ganito lagi yung itsura. Para kahit matagal sa ref, okay lang. Hindi siya mabilis na mapanis. So, tama ba? Mapanis or masira, maraten yung tomatoes natin. So, tignan natin to. Hubugasan ko lang to and then lalagay ko lang dun to sa freezer, sa ref. And then, we'll see in a few days. Siguro hanggang maging ripen na talaga siya. So, yun. Ito nga hindi pa siya fully yun, napansin nyo. So, kapag di ba sa market napapansin nyo, may mga ganyan pang ano, mga tomatoes. So, yan! I'm happy! Mayroon na tayong first ever harvest! Hey! Hi guys! So, after how many days, ito na ang ating kamatis. Medyo nalamog na siya, ayan. Napansin nyo. Kasi, ang tagal ko siyang hindi nagan. Parang lumagpas ata ng 1 week after nung na-harvest ko siya. Kaya, nalamog na siya. Ayan. But anyway, so ngayon gagamitin ko na siya para sa ating sinigang na hipon. So, tignan natin. Okay guys, try na natin siyang hatiin. Ngayon, tignan natin kung ano magiging itsura niya sa loob. Ayun, dahil sobrang ang hindi ko siya nagamit kagad. Nabulok siya guys. So yun, kailangan pala guys, once na ano, gamitin nyo na siya kagad, huwag yun ang patagal eh. Kasi ayan, tignan nyo ang nangyari. Natin itong isa. Ah, okay. So itong isa, ang ganda. Perfect. Yun, tabi natin to. Siyempre, alam nyo yun guys, kailangan natin itabi ang ating mga buto para sa ating kamatis plantation. Tikman nga natin siya. Titikman ko guys ha. Pero hindi ko na ipapakita. Mmm! Sarap! Kita niyo ba? Sarap niya guys. Oh,
Nakakatuwa guys kasi 'di ba yung fulfillment na yung tinanim mo, yung pinaghirapan mong alagaan. Ito na magagamit mo na siya. Ito yung isa guys. At mga naman, marami pa tayong maha-harvest next time. Kasi medyo lumaki na ang ating mga kamatis. Dun sa isa pang puno na katabi nito. Tapos yun ngayong kamatis plantation, guys. Yan! So, ito. Ayan na guys, ang ating kamatis. Na-slice na natin siya. Yay! New adventure na naman ulit to. Sana next time, ibang ano naman, yung i-harvest natin. So, kung hindi nyo pa pala napapanood guys, may video ako kung paano magtanim ng kamatis. And sa lahat ng nanood, maraming pong salamat. And kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe on my channel. And thank you so much ulit sa uulitin. Until our next video, bye!